magandang umaga sa lahat. Ako si Ginoong Glamour Bantilis at kami po ang tagapag-ulat para sa paksang kasaysayan at kairalan ng wika. So ngayon, kami po ang ibabahagi sa inyo ang unang paksa na kung saan galing sa paksang kasaysayan at kairalan ng wika. Una, meron tayong 7 batayan ng katangian ng wika. Bago tayo dadako dyan, atin mo nang malaman kung ano nga ba ang kalagahan at kaugnay kahulugan ng wika. So ang wika ay ginagamit ang wika bilang isang mabisang paraan ng pagkipag-usap sa kapwa. Itong paraan ng komunikasyon, karaniwang taglay ng mga tao sa isang lugar. Bahagi ito ng kultura at pamumuhay ng mga mamamayan. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na batas upang maipapahayag ang naisabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Kung wala ang wika, mawawala ng saysayang halos lahat ng gawain ng sangkatauhan sapagkat nakagamit ito sa pakikipag-ugnayan tulad ng sa pakikipagkalakalan, sa diplomatikong pamamaraan ng bawat pamahalaan at pakikipagpalitan ng mga kaalaman sa agham, teknolohiya at industriya. At tulad ng ibang bahagi ng daigdig, ang wika ay mayroon ding mga katangian. Ang mga katangian ito ay naging batayan ng wika na mahalagang malaman dahil sumasalamin ito sa kung gaano kayaman ang wika. Isa sa mga unang batayan ng katangian ng wika is meron tayong tunog. So ano nga ba ang tunog? So ang tunog, dito natin malaman na ang wika, ang unang wika na natutunan ng wika sa mga tunog na naririnig, hindi sa mga titik na nababasa. So ibig sabihin, ang wika ay ating natutunan mismo sa tunog. So ating unang malaman ang kahalagahan at kahalagahan ng tunog sapagkat dito natin unang natutunan ang wika. So isa ito sa mga batayan katangian ng wika is ang tunog. Pangalawa, meron tayong kalikasan at lipunan. So dito sa kalikasan, masasabi natin na isa ito sa mga batayan ng katangian ng wika dahil ang wika ay natutunan sa lipunan at magbibigay mas malinaw na daan sa impluwensya ng kalikasan. Kaya naman, ang kalikasan at lipunan is magkaugnay sila dahil nga dito natin malaman at matutunan ang wika sa mismo, sa lipunan at kalikasan. So pangatlo, mayroon tayong espesipiko sa kultura. So dito sa espesipiko sa kultura, isa sa mga batayan sa katangian ng wika, ang metaporikal na relasyon ng wika at dila ay ang umiiral sa maraming wika at patunay na historical na pagkapreminente ng sistemang sinasalitang wika. Kultura at wika ay hindi magkahiwalay. Sumasalamin sa kultura ng isang tao ang kanyang ginagamit na wika. Kaya naman, napakalagang malaman natin ang espesipiko sa kultura, isa sa mga batayan sa katangian ng wika. Kaya naman, ang mga eksperto ay may kanya-kanyang pagpapakahulugan sa wika bilang isang pangkalahatang konsepto man o bilang isang espesipikong linguistic na konsepto. So ayon nga kay Webster, 1974, ang wika ay isang sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng mga pasulat o pasalitang simbolo. Kaya naman mahalagang malaman natin na ang wika, na isa sa mga batayan ng wika is ang espesipikong kultura. So kaya naman, dadako naman tayo sa pang-apat. Meron tayong hindi hiwalay sa kaisipan. Isa sa mga batayan sa katangian ng wika ang hindi hiwalay sa kaisipan. So ang explanation nito is ginagamit upang ipahayag ang pagputol o paglaban sa naghaharing uri kapag umaabuso ito sa kapangyarihan. Hindi hiwalay bagkus iisang kaisipan sa paghubog ng pagpapahayag ng sariling kapakanan.
So yun lamang po ang aking pagtatalakay. At sa tatlong katangian batayan ng wika is tatalakin po ng ang iba pa pang kasapi. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rosalindo Villar. Napag-alaman na natin ang tunog, kalikasan at lipunan, espesipiko sa kultura at hindi hiwalay sa kaisipan na naitalakay na ni Ginoong Banteles. At ngayon, magpapatuloy po tayo. Ngayon, dumako naman tayo sa dinamiko. Nagbabago ang wika, impluensya ng panahon at kasaysayan. Ang wika ay buhay at dinamiko dahil pagbabago lamang ang permanenteng bagay sa daigdig. Maging ang wika ay nakararanas ng pagbabago. Sa paglipas ng panahon at mga henerasyon, nabibigyan ng daan nito ang pag-unlad at pagbabago ng wika. Isang patunay nito ang konsepto ng makaluma at makabagong pag-uusap. Di ba nga sa kulturang Pilipino, mas matalinghaga at mas kagalang-galang pakinggan ang makaluma o traditional na uri ng pagsasalita. Sa pag-unlad ng teknolohiya, unti-unting naging makabago ang paraan ng pakikipag-usap na tinatawag na komunikasyon sa kontemporaryong panahon. Bunga nito ang pagbabago ng kahulugan ng isang salita. Mas lumalawak ang bokabularyo ng mga tao dahil sa mga bagong ideyang nabubuksan at natutuklasan sa pagbabago ng henerasyon. Halimbawa, bomba, maaari itong pampasabog. Ang iba namang kahulugan, igiba ng tubig mula sa lupa. Ang iba naman, gagamitin sa paglagay ng hangin. Yon. Ngayon, dumako naman tayo sa socio-political. Ang wika ay nakahahatak ng impluensya sa mga mamamayan. Kung ano ang pabor sa lipunan, ay siyang lumalaganap na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng karisma ng isang individual katulad na lamang ng mga politiko. Ganito ang sabi ni Fortunato at Valdez, 1995. Kaugnayan nito, wika ang kasangkapan sa pagpabagong anyo ng politika at kapangyarihan sa isipan at puso ng tao. Hindi konkreto ang lakas ng wika, ito ay pangkaisipan. Sa mabisang gamit ng wika, nakakaapekto ito at napapakilos tayo. Malino na makita kung paano ito pinahalagahan ng mga mamamayan at ng estado kapag ang isang bansa ay may malino na layunin, bisyon, kaalaman at malalim na pagpapahalaga ukol sa wikang pamasa ay magiging matibay rin ang kultura sa loob ng isang lipunan. At ang panghuli ay ang philosophical at psychological. Ang philosophical ng wika ay nakatuon sa apat na pangunahing mga suliranin: ang kalikasan ng kahulugan, paggamit ng wika, kognisyon ng wika, at ang ugnayan ng wika sa pagitan ng katotohanan o realidad. Tinataglay o dinadala ng wikang Filipino ang psikolohiya na mismo, gumagamit ito ang mga Filipino. Kinikilala ang psikolohiya bilang agham na pagsusuri sa pag-uugali at kamalayan ng tao. Yun lang po, maraming salamat. Sa panahon natin ngayon, alam naman siguro nating lahat na mas nangingibabaw ang mga makabagong teknolohiya na naglipana sa kahit saang bansa sa buong mundo. Kung kaya't, marami na sa ating mga kababayan ang tumatangkilik dito. Pero, kamusta na kaya ang kalagayan ng ating wika sa panahon kung saan yumayabong ang mass media at teknolohiya? Bilang isang Pilipino, nakasanayan na nating gumamit ng ating sariling wika sapagkat nakakapagmas makabayan ito at nakakapagpahayag tayo ng ating sariling saloobin. Ginagamit din natin ang ating wika upang makipagkomunikasyon sa ating kapwa Pilipino.
Ngunit, sa pagdaan ng panahon, ang ilang mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga kabataan, ay nagiging judgemon. Dahil sa patuloy na pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya, marami na sa ating mga Pilipino ang hindi gumagamit ng ating sariling wika sapagkat ginagaya na nila ang kanilang mga naririnig, nakikita at nababasa sa iba't ibang media tulad ng internet o telebisyon. Kaya malaki ang epekto nito sa kalagayang pangwika ng kulturang Pilipino. Ganun pa man, atin pa rin pagyabungin at paunlarin ang ating sariling wika para sa kapakanan ng ating bansa. Dumako tayo sa wika at kolonyal na pag-iisip. Biktima ang kaluluwa ng ating bansa ng ating madugong kasaysayan. Dahil sa likas na yaman ng ating arkipelago, pinag-agawan tayo ng mga dayuhang mananakop. Nagtagal ng halos 4 na siglo ang ating pagiging kolonya ng Espanya at makikita ang malaking epekto nito sa ating mga wika at literatura. Kung naaalala natin, nagpadala noon ng mga Amerikano ng barkong SS Thomas kung saan lulan ang mga gurong Amerikano na tinaguri ang Thomasites na nagturo sa ating mag-Ingles. Dahil likas na magagaling tayo mga Pilipino, agad-agad nating natutunan ang wikang ito. Sa ngayon, marami na tayong magagaling na manunulat sa Ingles, katulad ng mga pambansang alagad ng sineng para sa literatura na kinabibilangan nina Nick Joaquin, F. Cionel Jose, M.V.M. Gonzalez, at Edith L. Tiempo. Kahit hindi nagtagal ang pananakop ng mga Amerikano, naiwan naman nila ang impluensya ng wika. Ang Ingles ay opisyal na wika ngayon ng pamahalaan at kalakalan. At ang pinakamasaklap sa lahat, ito ang naging pangunahing wika ng ating mga paaralan, kolehiyo at universidad. Naging matindi ang ating pag-iisip na kolonyal. Ngayon dumako naman tayo sa ang wikang Filipino sa edukasyon. Marami ng mga hakbang na ginawa ang iba't ibang sektor upang malina ang wikang pambansa. Noong dekada 90, naging dibdiba ng pagsalin at paglalathala sa Filipino ng mga obra maestra sa literatura mula sa iba't ibang rehiyon. Ito ang seryeng panitikan na nilahukan ng 3 imprentang nakabase sa universidad, ang Ateneo de Manila University Press, De La Salle University Press at University of the Philippines Press. Nagkaroon ng 5 taong transition period bago maituro ang maraming asignatura sa wikang Filipino. Itinatag ang sentro ng wikang Filipino na mayroong mga sangay hindi lang sa Luzon, kundi maging sa Visayas at Mindanao upang mangalap ng mga salita mula sa iba't ibang wika Itinatag ang sentro ng wikang Filipino na mayroong mga sangay hindi lang sa Luzon, kundi maging sa Visayas at Mindanao. Ang dahilan nila ay upang mangalap ng mga salita mula sa iba't ibang wika, magsalin ng mga libro at sumulat ng pananaliksik sa Filipino. Mapagpalayang wikang pambansa. Hindi natin maipagkakaila na ang kakibat ng wikang pambansa ang pagiging mapagpalaya. Hindi naman mali ang gumamit ng Ingles o iba pang wikang banyaga dahil sa panahon ng globalisasyon at internet, magagamit natin ang mga wikang banyaga sa pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa iba pang tao sa mundo. Kung wika kasi ang pag-uusapan, wala namang wikang mas lamang at wala rin wika na mas mababa. Nagiging makapangyarihan lamang ang wikang banyaga kung gagamitin ito upang sakupin ang isipan ng isang lahi. At nagiging mali lamang ito kung mas pinapahalagahan at
iginagalang kaysa sa wikang pamansa. Sabi nga ni Dr. Leoncio P. Dariaga, Palangka Hall of Famer at Professor Emeritus ng Literatura sa UP Visayas, ang bawat wika ay bintana upang matanaw natin at maunawaan ang mundo. Kung mas marami kang wikang alam, mas marami kang bintanang magagamit upang yakapin ang mundo ng buong buo. Sunod ay kolonyal na mentalidad. Ano nga ba ang kolonyal na mentalidad? Ang kolonyal na mentalidad ay isang kaisipan ng tao na ang lahat na nakikita na mula sa ibang bansa ay mas maganda o mas tinangkilik kaysa sa sariling atin. Hindi uunlad ang wika ng ating bansa, no, kung ang tatangkilikin at gagamitin natin ay yung mga wika ng ibang bansa o ng mga dayuhan. Paano nga ba mapapangalagaan ang wikang nakasanayan sa pag-usbong ng mga wikang kunyaga sa pagharap sa henerasyon? So, mapapangalagaan ito sa pamamagitan ng patuloy na paggamit at pagtangkilik nito. May alaman tayong ibang wika ng ibang bansa at kung minsan ay ginagamit natin ito. Ngunit, huwag nating kakalimutan na bigyang halaga ang wikang kinagisnan dahil ito ang humubog sa atin kung ano at sino tayo ngayon. Hindi dapat natin hayaan ang ating mga sarili na maimpluwensyahan ng mga wikang banyaga dahil napakalakas nila na pwede nilang mabago kung sino at ano tayo. Kaya, dapat bigyang limitasyon ang mga sarili sa mga bagay-bagay. Ang wikang nakasanayan ay dapat na isabuhay, tangkilikin, mahalin, pahalagahan, gamitin, ituro, at ibahagi dahil ito ang sumisimbolo sa atin bilang isang Pilipino. Ayon pa nga kay Gat Huselzal, ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda. Tangkilikin ang sarili natin upang umunlad ang bayang minamahal natin. Yan lamang po at maraming salamat. Tay sa aming pananaliksik, ang wika ay may dalawang dimensyon. Ito ang dimensyong geografiko at dimensyong sosyal. Aking tatalakayin ang dimensyong geografiko, samantala ang dimensyong sosyal ay tatalakayin ng aking kasama mamaya. Ngayon, ating talakayin ang dimensyong geografiko. Kapag sinasabing dimensyong geografiko, ito ay ang dialekto o dialect. Ano nga ba itong dialect? Ang dialect ay ang wikang ginagamit sa isang particular na rehiyon, pook o lalawigan. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Pilipinas ay nahati sa iba't ibang rehiyon. Rehiyon na kung kaya't nagkakaroon tayo ng iba't ibang wika o tinatawag nating dialect. Ang dialect ay ang ginagamit sa isang particular na rehiyon o pook o lalawigan. Halimbawa na lamang nito ay ang wikang Tagalog na nagkakaroon ng mga dialect. Katulad ng Tagalog Nueva Ecija. Halimbawa ay ang kainam naman ang ugali niya. Sa Tagalog Pangasinan, ang bait niya eh. Tagalog ng Batangas, ala eh, ang bait naman niya. Nagkakaroon na magkatulad ang wika na Tagalog ngunit nagkakaiba ang mga dialect nito sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba ng mga tono at istruktura ng kanyang pangungusap. Yun lamang at maraming salamat. At dahil natapos ng talakayin ng aking kasamahan ang unang dimension na kung saan ito ay isang dimensyong geografiko, ngayon naman tayo ay magpapatuloy sa pangalawang dimension. Ito ay ang dimensyong sosyal. Ang dimensyong sosyal ay nakapaloob dito ang uri ng wika na sosyolek at ediolek. Ang sosyolek, ito ay tumutukoy sa mga register o jargon na salitang nabubuo. Ito ay uri ng wika na ginagamit ng isang particular na grupo. Ang mga salitang ito ay may sinalaman sa katayuang sosyo-ekonomiko at kasarian ng individual na gumagamit ng mga naturang salita. Ang halimbawa ng sosyolek ay ang gaylingo at konyuspik at jepjemon.
Ngayon naman ating bibigyan ng kahulugan kung ano ang Ejolek. Ang Ejolek, ito ay isang uri ng wika na ginagamit ng bawat individual na may sariling estilo ng pamamayagpag at pananalita na naiiba sa bawat isa. Gaya ng pagkakaroon ng personal na paggamit ng wika na nagsisilbing simbolismo o tatak ng kanilang pagkatao. Ito ay may salitang namumukod-tangi at unique. Ang halimbawa ng Ejolek ay Magandang gabi, bayan. Ito ay sinasabi ni Noli Di Castro. Sunod naman ay ang buhay ay weather-weather lang. Ito ay sinasabi ni Kuya Kim. Sunod naman ay I shall return. Ito ay sinasabi ni Douglas MacArthur. Yun lamang po at maraming salamat.